Okay, so tayo muna langin, Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Lord, una po sa lahat, kayo po yung nag-encourage sa amin. That's the reason why you have sent your Holy Spirit, Lord God, to be our Parakletos, Lord, the one who is called alongside to help, the Comforter, our great teacher, the one who convicts us, motivates us, Lord God, the one who continually give us motivation and encouragement, O Lord God. At salamat po na dahil yan po ay ginagawa ng inyong Espiritu Santo, kami po ay nakakapagpatuloy. And at the same time, Lord God, ginagamit po ninyo ang bawat isa sa amin, ang aming mga kapatiran, Lord God, to encourage us, to motivate us, Lord God, to push us, Lord God, to Lord, para sabihan po kami to continue to persevere, Lord God, in the faith, O God. Dahil alam po namin, Panginoon, na ang faith, Lord God, as we continue in it, Lord, it will be rewarded, O God. Not just in the future life, Lord God, kundi maging dito, Lord God, at this present time, this present life, Lord God. As we walk in faith, Lord God, continuously, ma-experience po namin ang inyong blessing, Panginoon, sa aming mga buhay. At sa umagang ito, sa aming pag-uusapan, kayo po ang siyang patuloy na mapupurihan. Give us wisdom, give us knowledge, Lord God. Give us understanding, Lord God, yung discernment, Lord, sa inyong salita. Insight, Panginoon, para ito po ay mabigyan po namin ng application, Lord God, sa aming daily living, Lord God. At sa oras pong ito, hayaan po ninyo na ang inyong kalwalhatian, ang inyong kapangyarihan, ang siyang patuloy na mahayag sa aming kalagitnaan. Cover us with the blood of Jesus Christ, Lord, and God, Lord Jesus, we declare you as our King, as our Lord, as our Savior, the name above every name, so Lord God. Salamat po sa inyong papuri, sa pangalan ni Jesus. Everyone say, Amen and Amen. So, dinidiscuss po natin yung series na ano yung ating series? Nakalimutan natin. Savior King. Okay? So yun yung ating series. Kaya meron tayong video clippings. Every time we have a series, nagpapakita tayo ng video clippings for us to be aware kung ano yung theme or kung ano yung topic na ating dinidiscuss. So, diniscuss natin, no, bakit kailangan natin ng Savior, yun yung pinakauna. And then, last Sunday, diniscuss natin what really happened on the cross. Ano yung tunay na nangyari dun sa cross, aside dun sa physical, no, suffering, nalaman natin na nagkaroon ng emotional and spiritual suffering si Christ. At yun yung tinatawag natin the great exchange or the substitutionary sacrifice of our Lord Jesus Christ. This morning, ang ating pong pag-uusapan na topic is we'll be talking about the resurrection of our Lord Jesus Christ. No? At ano ba yung kahulugan nito para sa atin? But anyway, mga kapatid, naniniwala ba talaga tayo na nag-resurrect si Christ from the dead? Oo. Naniniwala tayo. Okay. Now, how does it affect? No, paano yung paniniwalang yon, paano niya naiimpluwensyahan at paano niya naapektuhan yung ating pang-araw-araw na pamumuhay? No, kasi makikita natin, no, sa salita ng Diyos, lahat ng mga nanampalataya na nalig sa ating Panginoong Jesucristo, no, doon sa kanyang death, burial and resurrection, lahat ng mga to talaga namang na-transform, no, yung kanilang mga buhay. No, parang iyon yung nagsilbing motivation, no, para sa kanila to really yung magkaroon ng pagbabago, no, doon sa kanilang mga buhay. Pero gusto ko rin sabihin sa inyo na merong mga nagre-refute nung resurrection ni Christ. Okay, may nagre-refute. Ibig sabihin, pinapawalang bisa or parang pinapawalang patunay yung resurrection ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi tayo, bilang mga Kristiyano, kahit nung hindi pa naman tayo born again, eh, di ba? Kahit nung tayo nasa Catholic Church pa, alam natin
nag-resurrect si Jesus Christ on that early Sunday morning. Ang paniniwala nga lang natin, yearly, namamatay si Christ. Kaya merong tinatawag na yung Sabado de Gloria na kung saan patay ang tubig kasi patay ang Diyos. Yun nga lang, di ba? Pero sa isang Kristiyano, sa isang nagbabasa ng salita ng Diyos, alam natin na yung sacrifice ni Christ, yung kanyang death, burial, and resurrection, that is once and for all. In other words, mga kapatid, hindi niya kinakailangang magpapako at mamatay sa krus taon-taon. Okay? Kasi yung kamatayan ni Kristo sa krus, yun yung kanyang atoning sacrifice. No, sa Old Testament, meron yung tinatawag na atonement. No, na kung saan ay nililinis, no, yung kasalanan ng bansang Israel. No? Pero sa New Testament, alam natin, ang ating Panginoong Jesucristo, siya yung naging atonement para dun sa ating mga kasalanan. That's why he shouted dun sa cross, "It is finished." Ang ibig sabihin nun, no, yung pag-atone niya dun sa ating mga kasalanan, eto ay tapos na. Siya yung Lamb of God that was slain before the foundation of the world. No? So, merong isang theory na nire-refute yung resurrection. They call it the swoon theory. Anong ibig sabihin nun? Swoon theory. Na si Jesus Christ at the cross, dahil dun sa hirap na tinamo niya, siya ay na coma. In a state of coma. Na comatose si Jesus Christ dun sa cross. In other words, sinasabi nila, hindi naman talaga namatay si Jesus dun sa krus. Siya ay na-coma lang. At nang siya ay dalhin dun sa kanyang libingan, di ba, siya ay nagkaroon ulit ng malay. Naging conscious na siya. No? So wala naman talagang resurrection. Narinig na ninyo yon. That's why, mga kapatid, si Paul, no, isang buong chapter, no, yung inallocate niya, ang tawag natin dito ay treatise, di ba, explaining thoroughly yung resurrection ni Christ, ano yung implication nito, at saka ano yung meaning nito para sa atin na mga mananampalataya. So if you want, kung gusto ninyo ng isang parang detalyadong paliwanag, parang blow-by-blow account ng resurrection, ano yung kahulugan nito para sa akin bilang isang mananampalataya, read 1 Corinthians chapter 15. Anyway, it's a familiar chapter. No, kasi lagi namang dinidiscuss at lagi namang pinag-aaralan yon. So, we don't have the time to read the whole chapter of 1 Corinthians 15. So bibigyan ko lang ng parang highlight, no, yung pag-uusapan natin sa umagang ito. But first, gusto kong daanan ito, no, gusto kong daanan to, mabilisan lang. So verse 1 hanggang 11, no, ito yung irrefutable facts of the resurrection, verses 1 hanggang 11, yung evidence of transformed lives. Binanggit yan dun sa verse 1 and 2. No, merong resurrection kasi ang unang ebidensya diyan, yung ebidensya ng mga nabagong buhay. Ikaw at saka ako. Because of the resurrection of Christ, tayo ay nabago. No, so yun ang sinasabi diyan. Pangalawa, yung evidence of the scripture, yung claim ni Christ na siya ay mamamatay and on the third day he will resurrect from the dead. Yung claim niya bilang son of God. Kasi kung hindi siya nag-resurrect from the dead, then he is not the Son of God. He is not who he claims to be. Parang ganon. So yung evidence of the scripture. Old Testament, it was prophesied, it was written, kung paano magsasuffer ang Messiah. And then on the third day, di ba, meron pa nga, ginamit nga yung pangyayari dun sa buhay ni Jonah, kung paano siya ay tatlong araw on the valley of in the belly of the great fish, ganun din si Jesus Christ, siya ay tatlong araw on
the heart of the earth. Evidence of the scripture. And then pangatlo, evidence of the eyewitness. Eyewitness, ito yung nakakita kay Christ after His resurrection. Si Peter, the 12 apostles, yung 500, di ba? And then, sabi ni Paul, siya, kahuli-hulian, the least of all the apostles. Yun yung mga eyewitness. So, merong eyewitness account. No? Pagdating sa husgado, at merong isang saksi doon at nakakita ng pangyayari, malamang panalo yung kaso. So, eto pong eyewitnesses nung resurrection, nung fact na resurrection, hindi lang isa, hindi lang 12, merong 500 who have seen our Lord Jesus Christ after His death at the cross of Calvary. Amen? So, and then, kung wala namang resurrection, hindi na gano'y. Kung wala namang resurrection, it would be a disaster dun sa atin. No? It would be a disaster. So, binanggit niya doon, verse 1 hanggang 11, mga kapatid, yung facts, mga evidence about the resurrection. Dito naman, parang nagbigay siya ng logic, sabi niya, eto yung logic kung walang resurrection. Okay? Sabi ni Paul, kapag walang resurrection, verses 12 hanggang 19, sabi niya, yung preaching namin, it's in vain. Tulog na lang tayo. Diba? Tulog na lang tayo. Preaching is in vain. Sabi niya, walang pakinabang yung aming pangangaral. And then, ang ating pananampalataya, it's empty. Walang kabuluhan. Wala palang resurrection eh. Diba? Parang in other words, naglolokohan lang tayo. And then, the apostles are made to be liars. Mga sinungaling sila kasi nagwi-witness sila dun sa isang bagay na hindi naman totoo. Diba? Yan ang sabi ng Bible. Liars go to burning hell. Di ba? Ang dalas natin sinasabi yan. Liars go to hell. Di ba? Kapag gusto mong pilitin na magsabi siya ng totoo, liars go to hell. Di ba? Another disastrous fact kapag walang resurrection is our sin still remains unatoned for. Ibig sabihin, nandun ka pa rin sa iyong kasalanan. Hindi ka pa rin nalilinis, naugasan at pinatawad dun sa iyong mga kasalanan. Death has triumphed over our loved ones. Ibig sabihin nito, mga kapatid, dahil wala namang resurrection, wala tayong pag-asa. Diba yung sinasabi natin na magkikita-kita ulit tayo pagdating ng panahon, yung ating mga loved ones na nauna sa atin, makikita natin ulit sila. Hindi rin totoo yun kung walang resurrection. And then lastly, life itself is made utterly miserable. Sabi ni Paul, kung ang ating pag-asa kay Kristo ay dito lang sa buhay na to, tayo sa lahat ng tao, ang pinaka-kawawa, pinaka-miserable. Kasi wala naman palang resurrection. Okay? But the fact is, mga kapatid, no, the fact is, Jesus Christ has risen from the dead. That's why Satan is doing all his best. No? Ginagawa ni Satanas, ni Taning. Okay, huwag kang titingin sa katabi mo. Hindi siya yon. Okay, ginagawa ni Taning ang lahat ng klase ng pandaraya para iligaw ang pananampalataya ng mga tao para huwag silang maniwala doon sa tinatawag na resurrection of Christ and the resurrection of the dead. Kasi aside doon sa swoon theory, marami pang mga theory, mga arguments refuting the resurrection. Meron pang stolen body, nanakaw lang yung marami yan. No? So, yan ang magiging kahahantungan natin, mga kapatid, if Christ is not risen from the dead. But the fact is, Christ has risen from the dead. Amen? Kasi if Christ has not risen from the dead, then there is no such thing as victory. Walang katagumpayan. But because of the resurrection, mga kapatid, yung resurrection, it is a death blow for Satan, sin,
and death. Because of the resurrection, mga kapatid, meron tayong victory. Kaya nga dinideclare natin, I'm victorious in Christ. Kasi yung victory ni Christ, mga kapatid, yung victory ni Christ, ito ay naging victory natin. Kaya nga tayo tinawag na more than conqueror. Amen? Andiyan pa kayo? Si Pacquiao, after ng boxing, after niyang manalo, kay Cotto, kay Mayweather, ah, hindi pa pala, sa ano pala yun, sa prophecy yun, prophecy. Prophecy ka agad. Ano. Tapos yung manalo kay Cotto, kay De La Hoya, kay, natalo siya kay Marcos, Morales, Barrera, at kung sino-sino pa, siya ay conqueror. Ang tawag sa kanya, conqueror. Di ba? Kasi panalo siya. Di ba? So, ibibigay sa kanya yung trophy, yung championship belt, at saka yung prize. Di ba? Yung anong tawag dito? Yung cash prize. So, he has the belt, he has the money, yung cash prize. Siya ay conqueror. Pag-uwi niya ng bahay, mga kapatid, pag-uwi niya ng bahay, etong conqueror, kikis siya kay Jinky. Mwama chuk-chuk. Kikis siya kay Jinky. Tapos sasabihin niya, honey, eto yung aking belt at eto yung aking cash prize. Ang tawag kay Pacquiao ay conqueror. Anong tawag kay Jinky? More than conqueror. Tama kayo. Kasi hindi naman siya yung nagpagod, di ba? Hindi naman siya yung sumabak ng 12 rounds dun sa ring, sa ibabaw ng ring. Hindi naman siya yung nasapak, di ba? Hindi naman siya yung nagkabukol. Hindi siya yung nagpagod. Pero pag uwi ng asawa niya na isang conqueror, siya yung magtatamasa, di ba? Ng panalo ng kanyang asawa, si Pacquiao. Kaya ang tawag sa kanya ay more than conqueror. Amen? At yun yung sinabi sa atin ng Bible. In Christ, sabi niya, we are more than conqueror. Kasi bakit more than conqueror? Kasi hindi naman tayong napako, hindi tayong nagpagod, hindi naman tayong namatay. Pero lahat ng benefit, di ba, the great exchange ng ginawa ni Christ, tayo ang nagtatamasa. Salvation, eternal life, blessings, etc. Lahat yan, tayo yung nagtatamasa. Pero para talaga ma-experience natin yan, matikman natin yan, matamasa natin yan, we need to appropriate all the blessings attached, no, dun sa death, burial, and resurrection ni Christ, dapat nating appropriate by faith. In other words, you need to claim it. Amen? So because of Christ's resurrection, no, meron tayong victory over Satan. Meron tayong victory over sin. And for the future, we will have victory over death. Hindi pa natin totally nakikita. Kasi pag sinabi mong death blow, fatal blow, nakikisay pa yan. Nararanasan pa natin yung power ni Satan, ng sin at saka ng death. Di ba? Pero at the end of it, kaya nga death blow eh. Di ba? Medyo kumikikig pa, huling kikig. Di ba? Pero makikita natin yung effect. Nakikita na natin yung epekto nito dun sa ating mga buhay. Amen ba yun? So we have victory. Alam na natin yan. Victory over Satan. Di ba? Victory over sin. Victory over death. Na-overcome natin yan because of Christ's resurrection. Yung finished work ni Christ. Amen? So, now, paano nito, itong resurrection nato ni Christ, paano niya naaapektuhan or namomotivate yung ating pamumuhay? So, what does it mean for us? Yung resurrection, number one, it gives us reason for salvation. In other words, mga kapatid, wala naman talagang salvation kung walang resurrection. Tama? Are you following? Walang salvation kung walang resurrection.
No? Ang sabi ng verse, verse 29, if the dead will not be raised, sabi ni Apostle Paul, what point is there in people being baptized for those who are dead? Paliwanag ko po sa inyo. Nung time na to ni Apostle Paul, merong mga grupo or mga sekta na binabautismuhan nila yung kanilang member for the sake of their dead loved ones or dead people. In other words, para daw ma-save yung mga namatay na, ang kailangan lang ay bautismuhan ikaw para dun sa taong yon na namatay na. Meron silang ganong paniniwala. Baptism for the dead. Kasi yung mga early church, yung mga early Christian, they equate parang synonymous sa kanila yung baptism sa salvation. No? Meron silang ganong paniniwala. For you to be saved, kinakailangan ikaw ay bautismuhan. Kahit naman sa panahon natin ngayon eh. Merong mga grupo or sekta na nagtuturo na para ka maligtas, kinakailangan ikaw ay mabautismuhan. At ang verse na pinangahawakan nila, those who believe and are baptized shall be saved. O yun yung kanilang pinangahawakan na verse. Pero going back mga kapatid, eto, no, sila at that time, hindi naman sinasabi ni Paul na etong mga taga-Korinto ang nagpa-practice ng neto. Merong ibang grupo. Okay? Na they baptized their members for the salvation of the dead. I don't know if you're familiar with the doctrine of the Mormon. Meron bang galing dito ng Mormon? Ha? Nagbalik loob na. Pero ang Mormon Church, yung Jesus Christ Latter-day Saints, meron silang ganong paniniwala. Baptism for the dead. Meron nga raw isang miyembro na kausap mong isang preacher, mas marami pa raw yung na-save niya kaysa kay Jesus Christ. Kasi ilang beses na raw siyang nagpabaptize siya para dun sa mga taong namatay. Meron sa grupo nila nagpapabaptize para kay Abraham Lincoln, para kay Napoleon Bonaparte, para kay Alexander the Great. Nagpapabaptize sila para parang in behalf, parang ang tawag doon is proxy baptism. Kasi sa kanila, ang baptism, water baptism, it's equivalent with salvation. No? So, ibig sabihin, mga kapatid, meron silang ganong paniniwala at ang nagtutulak sa kanila para gawin yung bagay na yon ay yung kanilang paniniwala na merong resurrection. Amen? At ganun din ang paniniwala natin, no, meron tayong paniniwala na yung mga mahal natin sa buhay, hindi na natin kasama ngayon, nauna na sila, pagdating ng panahon, makakasama natin ulit sila dahil merong resurrection of the dead. Amen ba yun? So yung resurrection, it gives reason for salvation. Meron tayong kaligtasan at pinapahayag natin ng kaligtasan dahil merong pagkabuhay na maguli sa mga patay. Or else, kung wala naman, why para saan ang preaching about salvation? If there is no resurrection from the dead, if there is no yung tinatawag nating afterlife or eternal life, na parang ang tao, it's just like an animal na kapag namatay siya, finish. Di ba meron mga ganong tao, ganon paniniwala nila. Ang tao, parang ano lang yan. Parang baboy, parang manok. Pag kinatay mo, patay, wala na. Di ba? Parang napaka yun yung lowest form, pinaka-base form of reasoning na ang tao ay iko-compare mo sa isang animal. Sabi ng Bible, we are created in the image of God. God has put something in us na kapareho ng kung anong meron siya. The image of God. Amen? So it gives reason for salvation.
So ito ay isang malaking motivation para sa atin to preach the good news, di ba, para ipanalangin. Or else, mga kapatid, bakit pa natin kinakailangan ipanalangin yung ating mga mahal sa buhay for them to be saved and receive Jesus Christ as their Lord and Savior kung wala namang resurrection? Tama, di ba? Are you following? Nakakasunod po kayo? So nagkaroon ngayon ng motivation, ng reason, di ba? Because of the resurrection of our Lord Jesus Christ and itong resurrection of the dead. A reason for salvation. At yun din yung reason no, kung bakit nandito tayo, di ba? We are doing all those yung tinatawag nating Christian living or Christian activities, di ba? Ang nagmo-motivate sa atin dyan is the resurrection of our Lord Jesus Christ. Why do it, sabi niya, unless the dead will someday rise again? Bakit mo gagawin yan kung hindi mabubuhay na muli sa gitna ng mga patay, sa mga patay, yung mga namatay na? So that's number one. It gives us reason for salvation. Malinaw? Malinaw po ba? Okay. Pangalawa. Ano yung pangalawa? What does it mean for us? It gives us motivation for service. Why do you serve God? Kung wala naman palang future judgment. Why do you serve God? Bakit mo pinaglilingkuran ng Diyos kung wala naman pala nung, hindi naman pala totoo yung Great White Throne Judgment? Bakit mo pinaglilingkuran ng Diyos kung wala naman ng tinatawag na Bema Judgment or the Judgment Seat of Christ? Di ba? But because there is resurrection, you believe in the afterlife, naniniwala ka na merong judgment, no, naniniwala tayo na merong mga crowns in heaven na marireceive tayo, we serve God. It gives us motivation for service. Kasi siguro, minsan dapat nating, yung lahat ng ating mga ginagawa, minsan ay suriin natin. Ano yung purpose? Ano yung motivation? Ano yung reason? Why you are doing this? Why you are doing that? Etc. etc. Tingnan yung sinabi ni Paul. Verse 30, and why, sabi niya, should we ourselves risk our lives hour by hour? Bakit namin, again, ang pinag-uusapan is about the resurrection. Tama? Resurrection of Christ, resurrection of the dead. Kung wala ito, sabi niya, bakit kinakailangan kong itaya o bakit namin kinakailangan itaya ang buhay namin sa bawat oras? Di ba? For I swear, sabi niya, dear brothers and sisters, that I face death daily. Araw-araw kong kinakaharap ang kamatayan. Sa inyong university na pinasok at pinagbabaril yung mga Christian, ano? Was it in Libya, somewhere in Africa? Nabalitaan niyo yun? Na 147 something yung namatay? Kenya, di ba? Pinasok yun ng mga extremists. Di ba? Tapos, tinatanong nila, di ba? Parang hinahanap nila yung mga Christians. Mapalad tayo dito sa Pilipinas because we are a democratic country. Merong freedom of speech, freedom of religion, etc., etc., blah, blah, blah. Di ba? Merong freedom. Pero minsan, hindi lang minsan, madalas, ina-abuse natin yung ating freedom. Pero dun sa mga bansa, di ba, na merong mga Muslim extremists, anong ginagawa dun sa mga Kristiyano? Anong ginagawa dun sa mga pastor? Meron nga isang simbahan, nagsaservice sila. May pumasok mga armado. Sabi niya, in-announce niya, lahat ng gustong mabuhay, lahat ng gusto pang mabuhay, o lumabas na kayo, itatuanin nyo yung pagiging Kristiyano nyo. Alam nyo, may mga naglabasan.
Marami actually ang naglabasan. After may naglabasan, naupo yung mga may baril, naupo. Sabi dun sa pastor, sige po pastor, pagpatuloy po natin ang service. It's just parang an acid test pala, tinetest lang kung sino yung mga handang mamatay para kay Kristo dun sa kanilang pananampalataya. That's the case, mga kapatid, dun sa tinatawag nating mga communist countries at yung mga countries na kung saan ay hindi open ang religious freedom. Sabi niya, I face death daily. This is as certain as my pride in what Christ Jesus our Lord has done in you. And what value was there in fighting wild beasts, those people of Ephesus? Of course, yung sinasabi niyang wild beast dito, it's a figure of speech. Maring ito yung kanyang, maring ito ay tumutukoy dun sa spiritual warfare, pakikibakang spiritual, based on Ephesians chapter 6. And what value was there in fighting wild beasts, those people of Ephesus, if there will be no resurrection from the dead? Malinaw? Klaro yung logic niya? Kung walang resurrection of the dead, kung hindi nag-resurrect si Christ from the dead, then para saan yung ating pagpapakahirap na tinatawag nating pagpapakahirap o pagpapakasakit na paglilingkod na ginagawa natin sa Diyos? Para saan yung ginagawa mo? Hallelujah, hallelujah. Diba? Tsaka yung pagdadaldal ko dito ng halos isang oras. Nakuha pa natin? Walang kwenta yon. Wala lahat kwenta yon. But because there is a resurrection, sinasabi niya no, ni Apostle Paul, meron na ngayong motivation for service, motivation to serve God. Because you know, sabi niya, your labor is not in vain. Ang iyong pagpapagal ay hindi mawawala ng kabuluhan. Imagine, mga kapatid, try to meditate. Bulay-bulayin ninyo itong sinasabi ni Paul dito na dinaranas niya at kinakaharap niya mga na-experience niya dahil dun sa kanyang paglilingkod sa Diyos. At ikumpara mo yung sarili mo. Kumpara natin ang ating mga sarili. Diba tayo, konti pa lang, tapos konting problema lang. Ayoko na. Diba? Ano sinasabi natin? Pag tayo medyo, daming opposition sa paglilingkod ko. Ang daming opposed ng opposed, ang daming reklamo, ang daming complaint, daming etc. blah, blah, blah. Anong ginagawa natin? Kuha ka ng papel. Coupon ban. Susulat ka ngayon. Anong susulat mo? To our dear pastor and the board of elders. This serves as my... Nakuha niyo ang point, mga kapatid? Well, of course, lahat naman tayo dumarating doon sa mga ganong punto. But there's no way na sabihin natin, Lord, I resign. Kasi yung word na resign, mga kapatid, it's equivalent to what? Ano yung equivalent ng word na resign? Parang endo na yun eh. End of life. Naanaan niyo, mga kapatid? Amen. Natatawa tayo pero there's truth in that, di ba? Yes, napapagod tayo na minsan ay na-stress tayo, but all we need to do is parang retreat. But don't surrender. Amen? Retreat, but don't surrender. Ibig sabihin, magkaroon ka ng spiritual retreat. Recharge. Saksak mo dun sa power source. Para ma-experience mo yung Isaiah sang version. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up their wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not
faint. Amen? Kaya lang hindi natin ginagawa eh. That's why we don't experience yung sinasabi ng Isaiah na yan. Isaiah 41 verse 10, if I'm not mistaken. They that wait upon the Lord. Diba? Kaya, mga kapatid, dahil nawawala yung motivation for service, ang nangyayari, tayo ay nababurn out. Amen? Pero gusto kong sabihin sa inyo, next slide, gusto kong sabihin sa inyo, sabay-sabay pa tayo. Ready? 1, 2, 3. Serving God is a blessing, not a burden. Pakisabi sa katabi, Brad, serving God is a blessing, not a burden. Sa kabila, sis, serving God is a blessing, not a burden. Sa likod, serving God is not a burden, it's a blessing. Sana maintindihan natin yung truth na yon. Amen? Sana maintindihan natin. Mga kapatid, we are saved to serve. At matitigil lang yung ating service sa Panginoon kapag end of contract, finished contract ka na kay Lord. Ibig sabihin, adios, sayonara, hasta la vista, mi ultimo, adios. Yun na yun. Okay? So serving God is a blessing, not a burden. Next slide. It gives us what? Conviction for sanctification. Sanctification means, ang ibig lang sabihin nun, holy living. Yung righteous life. Diba? Yung pagsasapamuhay natin nung sinabi ng salita ng Diyos na tayo ay ginawang righteous ni Christ. It gives us conviction for sanctification. Sa ibang tawag nila ay yung moralidad. Yung moral aspect ng ating pamumuhay. Next slide. Verse 32b hanggang hanggang 34. And if, sabi-sabi nga po nating basahin, and if there is no resurrection, let's, kita nyo? If there is no resurrection, let's feast and drink, for tomorrow we die. We're just like animals. Diba? So, kain na lang tayo, magpakasaya dahil tayo rin naman ay mamamatay. Ang mga Egyptian, meron silang ganitong ano eh, meron silang ganitong, anong tawag diyan? Parang kaisipan or prinsipyo. Yun daw kanilang mga rich, yung mga ostrich sa Egypt, pinag-ihiwalay nila dun sa mga giraffe. Ano yun? Ostrich at saka giraffe. Ostrich yung mga rich, mga giraffe yung mga magigiraffe. Okay? Huwag natin ulitin. Okay, meron silang ganitong kaisipan na yung mga rich daw sa Egypt, they engage into parang, anong tawag doon? Parang riotous living eh. Parang party-party na sobrang, ang tawag actually ng Bible is debauchery. Debauchery, riotous living. Diba? Merong, alam mo yun, parang they would feast like gluttons. Merong yung sexual, anong tawag doon, yung parang palit-palit ng mga partner. Tapos, kapag lasing na sila, meron daw ipapasok na ano, na caffeine. Caffeine, buhat-buhat. Doon sa loob ng caffeine, merong isang parang, anong tawag dito, yung nililok. Nililok na tao. May kamukha sa kanila. No? Parang inanyuhan talagang tao. Then may magsasabi sa kanila, may magsasabi habang pinaparada daw yung coffee na yon, parang bangkay na nililok gawa sa kahoy, inanyuhan, parang tao, pinapakita sa kanila yung laman ng coffee. Tapos merong sisigaw, sabi niya, tignan ninyo, lahat kayo, kagaya niyan, magiging ganyan din ang kahihintan. In other words, mamamatay din kayo. Kung ano yung naranasan niya, mararanasan din ninyo. No, yung tao kasing yun, na nililok, kamukha ng isang taong namatay na. No, ganyan din magiging kayo. Kaya ngayon pa lang,
Dahil magiging ganyan kayo, mamamatay din kayo, magpakasaya na kayo. Eat, drink, be merry, because tomorrow you will die. Tingnan nyo mga kapatid, ang kaisipan ng isang taong hindi nakakakilala sa Diyos at hindi naiintindihan kung ano yung ginawa para sa kanya ng Diyos. Amen? Ngayon magiging thinking natin, let's feast and drink for tomorrow we die. Kaya nga sabi niya, don't be fooled by those who say such things, for bad company corrupts good character. Think carefully about what is right and stop sinning. For to your shame, I say that some of you don't know God at all. So tayo mga kapatid, because we know there is resurrection, merong resurrection from the dead, merong afterlife, merong future rewards, etc., etc., we live life the way God wants it. We live in obedience sa Panginoon. Namumuhay tayo ng may pagsunod. Hindi 100%. Sino ba hindi nagkakamali? Diba? Pero, nandun yung ating conviction, nandun yung ating motivation to live for God. Anyway, it's the Holy Spirit that tells us kapag tayo ay nagkakamali, diba, tayo ay nagsisin, we fall into mistakes, sasabihin sa atin ng Holy Spirit, anak, it's not right. Diba? Don't do that. Do this. Go back to God. Repent. 1 John 1:9. Amen. Merong still small voice na nagkukuman sa atin or nag-uudyok, nag-uutos sa atin. Naintindihan pa ninyo mga kapatid? So yung resurrection, it gives us reason for salvation. Yung resurrection, it gives us motivation for service. And then lastly, ang resurrection, it gives us, ano yung word? Conviction for sanctification. So to conclude, mga kapatid, yung resurrection ni Christ, Christ's resurrection completed our salvation. Yung salvation na yan, it's complete. Spirit, soul, body. Emotionally, physically, it's total. Christ's redemption through His death, burial, and suffering is complete. Kaya nga sabi ng Bible, pagdating ng panahon, we will have new bodies, celestial bodies, hindi terrestrial, subject to corruption kasi ang terrestrial. Pero yung celestial body, ito ay glorified body, like Christ's resurrected body. Yun yung ibibigay sa atin ng Panginoon. No more hunger, no more pain, no more sickness, no more disease, no more germs, no more tagyawat. Lahat yan, totally new. Amen? Masaya ba kayo na ang ating Panginoon ay nag-resurrect from the dead? At kung papanong siya ay nag-resurrect, tayo rin ay mabubuhay na maguli, makakasama niya. Sa kanyang piling, kasama ng ating mga mahal sa buhay na nauna sa atin, makakasama natin magpakailan, kailanman. Amen. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo manalangin. Salamat po tayo sa Panginoon sa lahat ng ginawa niya sa atin, sa kanyang pagliligtas sa atin sa ating mga kasalanan, sa kanyang pagkamatay sa krus upang tubusin tayo, at panghuli sa kanyang pagkabuhay na maguli upang kung ano yung kanyang nararanasan sa piling ng kanyang Ama ay maranasan din naman natin pagdating ng takdang panahon. Let's worship God. Let's thank the Lord for the great things that He has done for us through His death, burial, and resurrection. Alam po namin, Ama, aming Panginoong Hesukristo, na hindi po namin deserve lahat ng ito. We don't deserve the blessing. We don't deserve salvation, eternal life. We don't deserve heaven.
But we thank you, O God, because of your love, because of your great love. Sabi nga po ninyo sa inyong salita, when we are sinners, Christ died for us. Makasalanan po kami, kaaway po ninyo kami, we are in enmity against you. Pero, nilinis na po ninyo kayo, kami, Panginoon. Sinakripisyo na po ninyo ang inyong buhay para sa amin. And we're so grateful. Wala naman po talaga kaming maitutumbas dun sa inyong ginawa para sa amin. Wala kaming maitutumbas, Panginoon, dun sa inyong death, sa inyong burial, at maging sa inyong resurrection. Ang kailangan lang po namin gawin is to respond in faith, Lord. Ang kailangan lang namin gawin is manampalataya, manalig sa inyo, at pagkatapos po nito ay sumunod sa inyong kalooban. Salamat po na yung buhay po namin hindi lang dito sa lupa. Meron po kaming pinaghahandaan na isang buhay sa hinaharap, isang buhay sa inyong piling, isang buhay, Panginoon, sa inyong lugar, sa inyong paraiso, sa tinatawag po naming langit, Panginoon. Lord, yan po yung mas higit po naming pinaghahandaan dahil alam po namin yung buhay namin dito pansamantala lang. Hindi nga namin alam kung tatagal kami ng 70 or aabot kami ng 80. Pero yung buhay po namin sa inyong piling, it will be forever and ever and ever and ever if we can, Lord, kung mag-grasp po namin kung gaano kahaba yung forever na yon. But thank you, Lord God, na yung life namin, Lord God, it will be forever spent in eternity with you, with our Lord Jesus Christ, with our God and Father, with the Holy Spirit, with the heavenly angels, and with all the saints, Lord God, na nauna na sa amin, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, Isaiah, Matthew, Peter, John, James, Lord, yung mga nauna sa amin, Lord, we will see them. Pero pinaka-importante sa lahat, Panginoon, yung time na yon na kung saan we will see you and we will look at you face to face, O God. Yun po yung pinaka-desire ng aming puso, Panginoon. Dahil alam namin, walang joy, walang anumang klaseng napakagandang feeling ang pwede po naming maramdaman kapag nangyari na yung pinakakaasam-asam po namin to see you face to face, Lord God. We will see the face of our Savior, of our Lord, of our God, of our King. God, thank you, Lord. Nabubuhay po kami, Panginoon, sa pag-asa at sa pananampalatayang yun, sa pangako po ninyong yun, Panginoon. At alam namin na hindi po kayo nagsisinungaling. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po that you are our Savior and our King, the one who resurrected from the dead, Lord. Salamat po. Salamat po, Panginoon. Salamat po. And we give you back all the praises, all the glory, the honor, and thanksgiving. And everyone say, Amen, Amen.